Magandang araw po mga Kabukid TV. Ngayon po may papasyalan po ako ngayon na taniman ng mais. Ang variety po naman ito ay Sweet Pearl F1 ng East West Seeds. Tignan po natin kung maganda yung tanim dito ng Sweet Pearl. Tara, puntahan po natin po sa gawin na yan. Pagkakasabi po sa akin nung may-ari po ng Sweet Pearl na tanim dito na si Kuya Rolly De Leon ng Bustos, Bulacan. 62 days na daw po itong kanyang Sweet Pearl F1. Tingnan po natin kung maganda na yung kanyang Sweet Pearl dito. Ayan po. Matataba po siya. Mga pa, malilintog na rin yung bottle nito. Ikutin po natin, pasyalan po natin yung kabuuan ng kanyang taniman. Si Kuya Rolly De Leon po ay biyasa na sa talaga sa pagtatanim ng mais. Matagal na siyang nagtatanim ng mais. At bumibili din sila ng mga mais dito sa mga katabi niyang mga mananim. Ayan po si Sweet Pearl F1. Maganda po nung kanyang mais na tanim dito. Ang napansin ko po dito is pata puno po niya, isang piraso yung kanyang pinakabunga dito. Para nga naman makalaki siya ng maganda. Babali, ito po ay dalawang puno. Ito po yung kanyang bunga. Pearl F1. Pwede naman po siguro tayong kumuha ng bukas ng isa. Ayan po yung kanyang pinaka botel. Wow! Gilid ng pilapil na to. Laing mais nito. Thank you.
nakagutom ah. Parang masarap maglaga. Yun po, dito naman po sa part na to, binabawasan po nila ng bagas, yung walang, tinatanggal po nila yung mga walang maniga, kaya nga dito sa Bulacan, yung walang mga lamang nais, tinatanggal po nila, baka papakain na lang po ito sa kalabaw baka. Puntahan natin si Kuya yung nagtatanggal ng mga bagaso. Ba yung tinatanggal nyo? Mga huli. Mga huli pong ano, mais? Oo. Ano na po ito? Yung mga walang... Wala na yan. Oh. Yung lalaman yan. Wala na yan. At atong bigito lang? Iyo, aputi rin. Hindi na po kasi siya aabot eh. No? Ah, wala na yan? Oo, wala na po ito. Ito lang lamang lang busal. Eh, bali, sa nyo na lang po iyan to? Sa kalabaw yan, pakakain. Kapakain nyo na lang po sa kalabaw. Oo, wala na yan. Mga dyan yun. Kayo po yung kapatid ni Kuya Rolly, ha? Oo. Yung nakatira po din sa ano, malapit po sa ano ng tangkay ng tubig doon. Mga utol ko yun ngayon. Ako nasa highway ako. Ah, nasa highway po kayo. Ng Galilee. Si utol ni Rolly eh. Nakapagkatuwang dyan. Opo. Mga ilang araw na daw po ba yung mais niya na yan? Alam. Eto po. Ito ano na yan, 61 araw na. Ah, 61 araw po. Oo. Pero parehas lang po siya nung nando sa bungad po, ano? Iisang... bungad din eh. Ah po, yung pagganito. Ayan. Pare-parehas lang po siya, ano? Halos sabay ng tanim yan eh. Mm-hmm. Hanggang dyan eh. Isa yan. Halos sabay po ng tanim. Mm-hmm. Bukod yung semitatap nung ubo roon, huli yun. Yan, sabay yan. Mga isang apat na araw, limang araw tabas. Kaya, kayo nga po, ano po pangalan niya? Perdi. Perdi de Leon. Ako. Ay, kayo po, ilang taon na? Ay, ano na ako eh. 51 na ako eh. Ah, 51 po. Di halos kasabayan lang din po niya kayong nagtatanim ng mais. Oo. Yung taon po, ano? Oo. Bali siya na ako na sa akin ngayon. Ako eh, mahabata sa kanya. Kaya kumbaga, nung siya eh nagmamais na yun, nakakatuloy na. Opo. Kung pagpaparami niya dyan. Opo. Ano po ba mga unang pataba pong ina-apply nyo pag ilang araw po yung mais? Pagka kilat ng anong mais eh, gusto kagad kargahan, mga 12 araw. 12 araw po. Oo, ano na po yung kinakarga nyo? Pagka ang lupa ay mahina, ay urea.
Yurya po. Pagka mahina po yung lupa, ano? Kumbari, pagka pinagpalayan, opo. Sumuhalo, yurya at 14. Ah, yurya at 14. Pag pinagpalayan po siya, ano? Sumuhalo, gusto mo, puro yung yurya, ganun. Opo. Eh, yung mga susunod pong, ano doon? Opo. Pwede yun, 16-20. Opo. Mga ilang days po yun? Mga ano yun, mga 20 days. Yun. Ah, 20 days. Yun, tapos, kasi nasa tatlong kalga kami eh. Opo. Yung sumunod po doon? Ayun, sumunod doon, minsan, sila kaga namin, 16-8. Ah, 16-8 po, ano? Ayun, 16-8. Yung supply. At ano na po yun? Kumbaga, panghuli na po ba yun? Panghuli na yun. Ah, panghuli na. Yung kalga na yun. Opo. Yung mais po ba yun, ilang, halimbawa po sa puti, ilang days po ba bago harvestin? Katulad po nitong sweet pearl na to. Ito eh, minsan eh, pagka medyo talaga nag-iinit. Opo. 63 araw pa lang eh, 65 nakukuha yan. Ah, yung dapat po 65 days siya, pero 63 days pa lang nakukuha yun. Na-harvest na siya. Opo. Pagka maganda po yung, laman, opo, malaman. 63. Ah, 63. Pagka naman medyo, 65 lang. 65 days po talaga. Pinakasagad na po niya yun, ano. Eh, pag po lumagpas doon, Pagka lumagpas, hindi gano'ng maganda naging gulang, mga 67. Matitigas na po yun. Minsan kasarapan lang yun. Kumbaga, panglaga na rin po. Oo, panlaga pa rin yun. Kasi gano'ng pag hindi maganda pa gulang, lumalakpas sa panuhan. Ah, tama po. Kapetsahan. Opo. Kasi, kumbaga po, titingnan nyo rin po yung itsura ng mais. Itsura, kung medyo kambaya. Oo, kahit po sabihin nyo siyang pitasin na kung hindi pa po yung, iba, yung, naman, yung naiiwan po. Naiiwan yung iba kasi minsan nilagay yung para sa tubo eh. Ah, tama po. Nagiging kambayas yan. Kaya ganun lang ang namin. Side po dyan, kabisado nyo rin po kung ano yung mga ginagamit. Ah, mga gamot. Tulad po sa fungicide. Sa mga nagkakalawang po yung dahon, ano po mga Baltic? Kasi minsan ang gamit namin dito sa nagkakalawang yung bang nagkakaltek. Opo. Natibo eh. Ah, natibo. Natibo, yun lang ang alam kong ano eh. Opo. Minsan daw po, parang gumagamit pa sila ng armyur. Armyur, oo. Siya armyur, yun sa puno, yung bang lapnos. Opo. Yun, armyur naman. Yun ang gamit namin. Eh, yung ano po, yung sa mga insecticide naman po. Mga pangkaraniwang namin, ginagamit nyo po. Mga pre-baton. Pre-baton po. Oo. Pre-baton. Isang bag down. Bagdown. Ito po, habang naglalakad po ako, may nakita po akong isang lalagyan ng herbicide po ito na atrazine. Ginagamit din po nila dito pamatay damo sa mga taniman nila ng mais. Ayan po. Bali, product po siya ng ICTC.